Itong ating pagdalaw dito ay sa PGS, yung certification, participatory guarantee system. So ang lugar na ito ang may konkretong halimbawa doon sa dinidiscuss sa module na MASIPAG project. Ang MASIPAG ay isang NGO, partnership ng magsasaka at saka ng mga scientists mula UPLB. Ang mga scientists po na ito ay mga volunteer scientists, pero hindi ordinaryong scientist kasi merong silang matibay na posisyon tungkol sa Green Revolution, sa GMO, at saka sa fair trade. Doon sa marketing ng products mula sa small farmers. So ang MASIPAG ay internationally known, hindi lang nationally o regionally known. In fact, ang MASIPAG ay masikat sa IRI, sa Germany, sa Europe, sa India. Ang MASIPAG ay nagtuturo na rin sa India, nagturo na rin siya sa China, at mas maraming naturuan siya dito sa Philippines. So ito ay isang project site ng MASIPAG. So ang matapos yung skills formation, ano itong mga itong skills? Skills on leadership, skills on marketing, technology skills, lalo na ang rice technology. Tinuruan nila yung farmers na mag-hybridize ng traditional varieties ng rice. So kung makikita ninyo, lahat yun ay traditional varieties ng rice na kinolekta ng network ng mga kaibigan nila at saka supporters. So yun ang kanilang kino-crossbreed. Nasaan na ngayon itong hybrid rice na ito? Nasa magsasaka na. Sa, kung ang institusyon ng gobyerno, kinakailangan, katulad sa climate change, hinahanap na agad yung long-term na mga anong dapat kailangan ng mga tao seminar. Dito baligtad. Sa NGO work, kung ano muna yung immediate na issues at needs na dinefine ng farmers. Kaya, tandaan ninyo, sa mobilization o pagpapakilos ng tao, may malaking pagkakaiba. Ang dalawang mode na ito, ng isang package na at isa naman na participatory. Sa ngayong, kaya ngayong hapon, titingnan natin yung isang uri ng certification na iba sa konsepto noong 10.068. Kaya nga ayon doon sa inyong module, gustong i-revise ang IRR tungkol sa certification. At ito yung isang dahilan. May mga mode o pamamaraan ng certification na tagumpay ang mga magsasaka na iba, parang kakaiba doon sa nilalaman ng 10.068. Kaya ang tagal lang pakikibakan nito at paglalabi na payagan na ninyo itong farmers guarantee system dahil mahal nga ang third party guarantee certificate, itong certification. Kaya kung may katanungan kayo, itanong ninyo sa amin at siguro yung ibang mode ng pagpapalakad ng MASIPAG dahil kaibigan ko ngayon ang pinuno, ang director ng MASIPAG. Ang isang kwento niya sa akin, ni Chito Medina, entomologist din yon at kasama namin sa Ecological Society noong 1975, ay ganito. Hiniling daw ng pinuno ng IRI na mag-usap sila sa Germany, dialogue between MASIPAG at IRI. Ang mediator ay German government, yung Federal Republic of Germany. Bakit gustong kausapin ng IRI ang MASIPAG? Sapagkat pabulusok na ang katanyagan ng IRI sa Asia sa ngalan ng rice research. Ang MASIPAG ay matagumpay sa pagpapagalaw ng maliliit na magsasaka. Yun naman ang failure ng IRI. Ang IRI ay tagumpay sa pagproduce ng hybrids na ayaw namang tanggapin ng maraming magsasaka. Ang MASIPAG naman at yung farmer network niya, groups, ay tagumpay doon sa kung sino yung mahihirap, siya nagtataguyod noong sustainable farming at saka yung guarantee system. Hindi pumayag si Chito, sabi sa akin, bakit ako makikipag-usap sa IRI? Wala naman silang maiipakita na tagumpay sa ngalan ng rice ng matatag na pagpapalayan maliban yung kanilang ni-research na hybrids na hanggang ngayon ay tinatanong pa ng magsasaka. So kami ni na Chito noong 1975 hanggang 1990 kami ay kasama doon sa pag-boycott ng IRI hybrids dahil hindi nga ito angkop sa small landholdings. Ito ay angkop sa mga farms na 50 hectares tulad sa Canada at saka sa US.
Pero dahil ang funding agency niya at ang scientists doon sa IRI ay mga puti, mga foreigners, ang nanatiling mode ng research ay hindi yung sa scenario na magsasaka, kundi sa scenario ng temperate countries. Kaya kanina, nung sinasabi ni Mr. Bonifacio, yung may-ari ng MJD na temperate variety yung tomato, ganun din. Kung ang isang teknolohiya ay galing sa temperate country, hindi ito angkop sa isang tropical country. Kaya yung kamatis kanina, ay hindi ko lang sabihin, tingnan ninyong mabuti, ganyan din ang teknolohiya. Kaya kung hindi angkop ang isang teknolohiya, lalo lang maghihirap ang mga magsasaka. Ang Pangulo ng Samahan ng Masipag Organic Farming, Barangay Ilayang Ilasan, ito no? Si Mr. Simplicio Lacor. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Magandang hapon po. At ako po ay nahihiya na dito ay sikip sa mitingan dahil po sila, ay madami naman kayo, ay nasisiyahan po ako at nalalaman ng iba na tungkol sa aming gawain. Ngayon po ay umpisan ko muna para kapag u-opening namin ang samahang ito. Noon po ay 2008, ang kami umpisan ito sa aming samahan ng Silupa. Kami po ay hindi pa maako na yan dahil ako hindi husanay sa mga ganito. Inilit po lang ako nila na gawing pangulo. Dahil ako walang gawain na sa ako na yun, matanda na eh. Hindi pa naman, may edad lang. Sa bagay, kung patuloy lang. Oh, dali magtanda. Ngayon po ay di, ulitin ko nung kami magpisa ay Marso 11, 2008. Ngayon po ay di pinagpilitan na ako na maging pamunuan. Sinabi nga ako nila na ang tumanggi, nakalagay ko dyan, walang tanggihan. Hindi ho ako nakatanggi dahil sabi sa akin, ikaw talaga ang napili namin eh. Ikaw eh. Sabi ko kung kayo naman ay susunod, gagawin ko. Dahil hindi ako sanay sa ganito eh. Kasi mula na ako ilabas dito sa mundo, wala akong sinasamahan. Sinasamahan. Ngayon po, ay di, napilitan din nga ako. Sabi ganun na, ay di, pagpatuloy ho namin hanggang sa kami lumawak. Dito po, ay kung saan kami meron. Tayabas. Tayabas ito eh. Saan-saan barangay ho kami meron mga brands na iba't ibang pangalan. Lakawan, Lakupa. Dito sa Kwan, Mupa, Mainit. Dito ay Ilupa. Taya basta Itasapa. Meron ho kaming brand sa pagbilaw at timunan. Hanggang sa kung na yun, marami na kaming nagkasama. Bicol. Abot ho kami ng Bicol ang samahan. Ngayon sa Bicol, yung pinagbabawal, binunot namin yung mga tanim. Kayo pala yun. Napasama ako doon. hindi ako natakot. Ba't ako matatakot? Marami naman kami. Nadyari ho kayo eh. Oo, ito na yan. Marami ho naman kami. Gusto nga ng pagbawal nga eh. Paris niyang mais, bawal din. Meron din ho kaming kinahan. Kaya ang sabi, yung masipag, masipag magsira. Kaya yun po ang aming kinunay. At dito po may patuloy pa rin yung aming manggawang mga pratika. Para sa ulit yung pala nito. Tuwing masukang kami, nagtatrial para mo kami. Tuloy ang meeting namin, buong buwan, doon ang kachis. Sa gabi ho lang dahil para huwag mabala ang tao sa araw. May mga trabaho sila eh. Pati ako naman may trabaho din. Okay. Ngayon po ay di kami ay sama-sama muli. Nakakuha po kami ng ipag-sasabi ko. Meron po kami sa aming samahan. Nakakuha kami ng rice. Bayuhan. Sa aming samahan po, sa sipag lang ng pangulo nila, kumuha kami din yung paggaling sa walang, sa lokal, sa pamahalaan. Pagkatapos po, binigyan din kami ng contractor. Kumuha rin po kami. Kaya kami ay nasisiyahan yung masipag kung tawagin. Masipag murder, masipag mag-solicit. Lahat ng bagay ay sinisipagan. Kaya kung ganun po ay mahaba po pag-istorya ko lahat. Dahil ang aming simula ay madaming napunta na kami kung saan-saan nga. Para humasiyahan ang aming samahan, ginagawa ko 4,000.
Halimbawa, ako papupuntahin dito sa Iloilo. Nakapunta ako ngayon. Pumayag ako sa Iloilo. Kapunta rin ako dito sa Nebisiha. Sabi ko kayo naman, nang malaman ninyo ang gawain ng Masipag. Pagkatapos noon, iba ulit. Ngayon, nasa training naman yung aking isang kasama. Aking pong mga sasabi lang sa inyo na pagpapatuloy pa rin namin lalo ang aming samahan. Ika nga po ay makatulong sa mga kapwa namin magsasaka at mga layunin namin na maikayat pa sila para dumami ang magbubukid. Parang po kooperatiba. Parang po kooperatiba rin po sila. Hindi ho. Kami ho isa bukid lang ho, sa mga palay. Dahil kung kooperatiba ho kami, hindi ho kami gaganap sa pagbubukid. Naganapin po lang namin ito. Ano. Talagang sa pagbubukid. Oh. Yung nagtutulong-tulungan na ngayon. Yung babayan, ako pumupunta. At yung nandun, sila siya na pumupunta para nakakuhan. Pero ako ang mismong sumipirma sa kanila. Pagka nakita kong mali, ganyan sila. Bakit? Sala naman na eh. Hindi naman natural itong organic eh. Ba't nalaman mo? Dumaan muna ako sa inyo bago ako pumarito. Ayun. Tandaan ninyo yun, may sistema na paano inaalam at gagarantiyahan na talagang organic yung palay. Dahil may makikita kayo, kung kayo pumunta at bibisita din lamang, dadaan muna kayo sa kanilang bahay kung ano naka-stack. Halimbawa, kato-kator, sisa ako lang. Hindi na organic yun. Ay, bakit kayo mayroon sa ako nito? Ayun po yung sa kapitbahay, hindi ka panipaniwala. Dahil nasa inyo yun eh. Tama. Nung meron, halimbawa, wala ho, dumating naman ako doon sa inyo tubigan, buti, pang spray, naroon, sabi wala, organic yan. Iba ang lupa nito kaysa lupa ng organic. Sa makatuwid, sinasabi ni Tatay Simplicio, may grupo ng inspectors, ang samahan, at yung inspector sa isang bayan, ay doon pupunta sa kabilang bayan, hindi doon sa kanyang bayan. Tama po ba? Oo, tama po. Dahil kung yun ay maaari kami, sabi, tayo naman magkakwendi, magkakadikit tayo. Hindi naman tayo sa pagkadikit eh. Basta ang mahalaga, tayo ay sama-sama, makisama ka, huwag kang gagawa ng kalukuhan yung gaganunan. Kayo tapos po, si bibinta mo, organic. Hindi naman, dahil na inspeksyon. Hindi po ba kailangan may kasama kayo galing sa gobyerno? Hindi ko kami nagsasama. Dahil kung may kasama ka sa gobyerno, magkakaganay pa kayo eh. Ganito ang gawin mo. Dahil kaya po kami nag-organic, hindi ko kami dapat dumikit muna doon sa gobyerno. Kung kaya, saka, kung hindi kaya, saka kami nalapit. Pero, gumagawa pa muna kami ng paraan. Dahil ako po na may napapasalamat din sa gobyerno. Dahil yan, bigay ng gobyerno. Yung aming rice mill, bigay din ng gobyerno. Kaya ako'y napapasalamat din po. Pero dito lang naman sa lokal yung galing. Hindi yung sa Malacanang. Mahirapan kayo doon eh, malayo. Bago ka makapasok, may sisitahin ka pa. Ito lang masasabi ko na gano'n ang kasama ko sa isang inspector na isinsin. Kaya bago sila makakuhan, dadamo na ang quality. Ilan pong inspector ang kailangan para? Lima. Bawat munisipyo. Hindi po, bawat PO namin. Dapat PO, PO ito, hindi munisipyo. So, hindi po, bawat, ang Ilasan po, ang Ilopa. Ang Ilopa. Ang may lima. Oo, lima ho yan, inspector. Pero doon sa iba, meron din sila. Na, yan ho, nagsasama-sama pag magsiseminar. Alam mo, siniseminar. Kung di ka pumasa, di ka pwede inspector. Ikaw, in-inspeksyon ko yun, nagkasala naman. Siyempre, meron kang pipilapan doon eh. Pipilapan mo. Ba't pagpila mo, mali, nakalagay doon eh. Sino kapitbahay mo, nakakilala mo? Ibig sabihin, yung kahanggang mong lupa, kahanggang mong lupa ay nasabi mo na may wala. Wala.
Ay, bakit? Ito, meron dito nakalagay na pang-spray. Kung wala kapit spray, nilagyan ka. Alam mo yan, misiraan yan. Ayun. Dahil sila, hindi kwan, hindi organic. Pwede kang tapunan nun. Ay, iba naman ang kwan, pamamaraan niya, nakikita ko sa lupa. Matigas ang lupa, ang ibabaw nila, yun mga organic, malalambot. Malalata. Kasi may activities, ibabaw mo ano. Tama, yun na yung soil texture na sinasabi natin. Mas friable yung lupa kung organic. Doktora? Itatanong ako, para ko pumasa sa certification, kailangan mo yung limang titingin ay unanimous decision. Alam mo, isa lang, yung lahat sila ay approved. Hindi pwedeng sa lima, tatlo approved, dalawa disapproved. Alam mo po naman, Ganarion. Paano? Ikaw po ang pinag-sistema, ikaw ang pinapunta ko roon. Ako tag-approved lang ay. Isa lang ang pumunta. Baka isa lang. Meron lang kayong lima. Pero isa lang ang pupunta. Isa lang ang pupunta. Pagkatapos, so, yung approve, yung apat, kung talagang tama siya. Parang siya lang mag-observe. And then, pag di-discuss nung lima, kung ano, yung apat. Anong kung ma-inspection ng aming pinakamunan? Anong certificate na binibigay niyo? Si Doktor, meron nung kaming ay, hindi ako. Kwan, may mga pinipila pa nun ng mga papel. Papel. Paano namin malalaman as consumer na itong product ay certified? Meron nung kaming mga papel nga eh. Wala na ho kami, naibusan na kami. Hindi kaya may ano yun lang yun? Kung minsan nire-recopy lang nila yung peke? Ay, hindi. Dahil yung iba ko naman yung kunay eh. Ang pek, isa peke. Isa pek. Ang pek po ay kaibahan man ang kunay. Dahil mababa ang presyo nila. Kasi iba, pabula niya, ay 1,000 din niya. Yung po naman lang namin ay yung tungkol sa samahan ng mga organic. Hindi, yung, sa, hindi sa iba? Hindi sa iba. Yung hindi miyembro? Yung membro ng organic. Diba tayo po lahat ay miyembro? Iba't iba naman kayo kay Pagbilaw, si Timunan, si Tayabas. Tayabas. Ayun pong dalawa ay taga Onlang. Ngayon, yung tatlo, siya ang papupuntahin. Pumunta ka Pagbilaw. Yung sa Pagbilaw, siya ang paparito. Siya mag-i-strict. Dahil kung ikaw alam mo naman, organic ka, kung hindi ka organic, hindi sasabihin okay na dahil kasama mo. Hmm, palulusutin na. Bakit po mas maganda yung FGS kaysa po na sa iba po? Ano po? Bakit yun po ang pinili pa nila? Na certification. Ay, yun ang aming napapagkasunduan eh. Ano po ang maganda? Ano po ang parang kalinhawaan sa inyo ng gano'ng sistema? Usually po, mas hindi na kayo kailangan ng mahal na magbayad sa OCCP. Oo, oh, hindi na. Wala na ako kaming bayad. Ang babayaran mo lang ninyo yung gastos na sa biyahe. Alam mo, kayo pinakuha, magbabayad yung space, nagpa-inspect. Yung partner, oh, yung farm. Oo. Oh. Halimbawa ako, kung gano'n yung sa biyahe noon, hindi lang naman ang iakukunin isa lang, halimbawa lima. Halimbawa, 100. Yung susubra sa biyahe, sasama na ay samahan. Yung halimbawa, sa biyahe ninyo ay 150, nakuha naman ninyo ay nagpa-inspect na may lima. Oh, hindi malaki naman yung market. Kaya 150 lang. Kasi ito naman. Yan, ang bibigay. At yung susubra, siya ho naman ilalagay siya sa mga. Yung mga miyembro po, nagbabayad ng membership. Ah, nagbabayad. Parang NGO din po. Mm. Babayad ho, pagbago lang. Ah, pag-joining lang. Membership lang. Membership. Joining. Walang juke. Walang juke. Hmm. Wala pong taon-taon. Basta, wala, wala. Ang kami pinakang ho, butaw. Iyo, pag-captain mag-meeting. O, mag-meeting. Butaw, kung tawagin. So, kanya-kanya. Dala-dala. O, pagka, halimbawa, may meeting tuwing isang buwan, maglalagay ka ng 5 piso lang para sa pundo. Parang pagganunan, yung kung ano may lagay mo. Yun o yung pampundo. Saan mo nag-meeting lagi? Dito, dito. Tuwing alas iti ho, pizza jays. Kung saan yung Ilopa, yun dito. Sila meron. Meron mo kanilang. So, ilo po kayo lahat, tatlo lang, na yung sinabi niyo po kanina marami, yun po lahat yun. Oo, oh, yung madadaming ko, iba't ibang bayan nyo. Lumawa dito, yung sa Tayabas, Tasapa, Ilopa, Mupa, ilan? Di apat, Lakupa, Lakawan.
So, kayo lang po ang umiikot. Kayo, ito. Yung sa Tayabas ulang. Tayabas. So, yung sa kabila sa naman. Sa pagbilawa, kanila naman yun. Pero, yun ay nagsasama-sama. Pag mag-meeting, ang kalahatan na kung tawagin PCB meeting. Yun po naman ang kalahatan na mag-meeting. Para malaman ng lahat ng mga direktor, mga board doon, kung anong ating gagawin. Yun po naman ang aming kinukuhan. Halimbawa, ako may gagawin. Sa kong membro, ikaw pumunta. Muna rin ang sakto na yan, sulat. Meron po ba naman na parang manual o standard kayong sinusunod na para lahat po ng inspektor, alam po lahat, pati ng farmer, na ito po ang organic dito sa Tayabas? Meron po ba yung checklist? Siyempre po. Manual. Simple po, ang kukunin yan, yung pamunuan, sila ang magpapaliwanag. Ah, so yung pinaka-pamunuan? Ang nagpapares ko, yung magpapaliwanag. Tinuro yun ang masipag. Oo, yun. Kaya tuwing mag-meeting ho ng PCB meeting, ginagawan doon. Doon ho lahat, doon pinukuha. Para mabuo yung sistema. Tsaka, lahat po yun, pumayag kayo pinag-meetingan para alam po ninyo na ito lahat gusto nyo. Para pagdating mo naman, may meeting kayo ng inyong samahan, paliliwanag ninyo naman yun. Ganon po ang sistema nyo. Saan po binibenta bukod sa masipag na tindahan? Kaya na opisina? Ay, binibenta ko. Kumisan nga ho, natitingi-tingi. Halimbawa ko nagbayong, yung murder. Kaya ganun o, kami walang bagsakan. Walang bagsakan. Pero di ang bent, nauubos naman dito lang sa mga... Nauubos dito. May natawag dito. Halimbawa, tumawag sa akin ako meron. Because ang sabihin ko, ay wala ako, isang kasama ko. Meron ka mo dyan, nakarigyan bang ano. Ayun, nagpukuha na ako. Nagtutulong-tulong po yung wala. Ay wala ako, munta ka sa isa. So ang pinakalimitasyon po ba, tama ako sa narinig ko, ay hindi dahil sa kulang ang bibili, kung hindi, kung gano'n ang kaya nyong itanim sa inyong lupain na yun lang ang lupain nyo, yun ang maitatanim nyo. So nagsama-sama kayo. So kung mas marami pa kayong ano, kakayanin naman para i-benta. Oo, meron talaga pang buka ng maramihan. Hindi siya pray ko kung namin, dahil mong kasama. Meron tayo babak na ka, meron kayo na nang iyo. Layo, dahil natin kagad na karami. Ang limiting factor kasi yung production capacity. Pero ang kwan dito, Noemi, ng masipag ay siguraduhin muna na may makakain ang magsasaka sapagkat ang nagtatanim ay hindi dapat magutom. Ang palaisipan doon sa kanluran ng bansa ay dapat marami ang produksyon para walang magugutom. Dito, sa atin, ang platformang ginamit ng masipag, huwag munang pabayaan ang mga magsasaka na magutom na may sarili silang makakain. Kung may sobra, saka ito ipagbibenta. Yun po ang amin. Pag may sumusobra, siya ang bibenta. Ay, yung iba po na may eksakto daw sa ganar Walang may benta. Kaya, yun ang isang balakid sa organic agriculture. Sapagkat hindi conventional at nasa proseso pa sila ng pagtuklas ng mga binhi, patuloy na aayusin nila yung lahi ng binhi na tinatanim nilang palay. Patuloy din yan. Kaya yung isang kanilang kasapi, nandun ngayon sa San Leonardo Nueva Ecija para mag-training pa rin. Patuloy. Ang training yung module, doon unang ginagawa sa training. Yung sasayo naman, bawa, napunta sa Pampanga, doon, sa La Union, sa Tarlac. Kung saan sa mga dinadala na po ang hindi. Dahil ako taga-punta nila, ako nagsasawa rin kung saan ako napunta. Papako din ako Di, sabi ko, yung kung available ay sila ang pumunta. Sa napuntahan ko na, katapusan kong pinuntahan ay doon sa Iloilo. Pinakamalaking farm. Santa Barbara? Pinakamalaking farm. Oh, yun, limit ko na malilimit ko na. Sa Masipag din po yun. Sa Masipag, ang pinakanaroon. Sa Santa Barbara. Nasa gubat. Sabak ang doon nga pinunta niya.
Yes. Andun po ako kahapon. May question po. Kung halimbawa po may isang farmer na gusto niyang sumali sa inyo, pero yung ginagawa niya is conventional farming. So, gaano katagal yung transition kung kailan by the end matatatakan mo sila na oops or certified or not? Ayaw, waiting ko dalawang taon. 2 years na yun. Dahil ako na eh. Dahil ako na eh. Dahil na rin yun eh. Utay-utay mo pang aalisin yan. Ang lupa mo, utay-utay mo pa rin pagagandahin. Hindi yung pagkarakay ko. Dahil sila matitigas ang babaw, makukuha na sila. Kaya sa loob ng dalawang taon, yung binhi mo, pwede na ilagay doon, pwede ka nang bilhan. Doon sa loob ng dalawang taon, mga organic ka na. Pero huwag kang sisira. Pagkatapos ay mahina. Dahil sa pormiro, mahina ka. Dahil kinukunan mo, ginagarantisado mo pa ang lupa, ginagarantisado mo. Yun lang masasabi ko. Sa sacrifice nila. Sa unang araw ko talaga, hindi ko pa hirap na help siya eh. Pero kung gumagamit ang pwersya, 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 Ang katanungan ng yun. Tama ko yung gawin. Tama pa rin sabi ko, kayo sasagot. Ang unang-unang natutok sa akin ay yung makasiguro ang aming pamilya sa kalusugan at saka sa pagkukunay sa karamdaman. Dahil sa totoo lang po, kami po ay katulad po, bata pa yung magsasaka na, humanap at humanap po ako ng samahan na makakatulong sa mga magsasaka kung paano makarecover ang pagkain na hindi po ginagamitan ng pitsa. Ang totoo po talaga ako yung pipitsay, magigulay. Kung ibibiyahe, ini-spray pa namin yun. Ini-spray po yun. Pag bigla pong mamahal, pinuputip ibibiyahe. Ang katuwiran po ng magsasaka, hindi naman sila kakain. Pero ako po yung edad, naiisip ko, parang mali. Papakain siya po ay... Ayaw po kumain, papakain siya pa. Kaya po talaga, nung dumating po sa Tiyabas, ako'y panahon po nga po ng paggawad, mga minag-alok sa amin, ni Kapitan, na ligtas na pagkain, walang chemical, walang gagamitin. Doon ko po na nahikayat yung aking pamilya na magkukain. Bukod po sa palay, kahit sa gulay, na yung gulaway, kahit sa gulay, mga manokan. Ay, hindi na rin po ako nagbibili nung katulad nga po sa karneng apoy. Manok na yung pong ang ginagawa. Talaga pong napapag-aralan ko sa isip ko na para po bang utay-utay na sinisira ang katawan ng tao. Dahil po yung ating pagkain ay para pong instant na katulad nga po ng yung nabibili natin ngayon. Para tumulong doon. Pero ako po ay isang private representative ng consumer groups at saka NGOs po sa loob ng BAPS. Kasi po sa batas ng 10068, kailangan po ang consumer group at saka mga magsasaka, mga PO, at saka mga private agribusiness, kailangan po may representation. Ako po isa doon sa mga representatives ng consumer group. Ako, kaya ang base ko po ay advocacy ng safe food. Sa kakaganyan ko po ang mga nakalipas na taon, kasama rin po ako nag-install ng PGS, nasa council po kami. Ganyan. Kaya po, maganda na natutunan ko yung third party kasi nakikita ko rin kung ano yung difference, ano po ang kahirapan sa third party na ngayon, kailangan ISO certified pa ang mga NYSERT at ano at OCCP. So magkano ibabayad ng bawat farmer na hindi naman po talaga para sa lahat yon at hindi naman para i-export natin lahat at bayad tayo ng 120,000 bawat farm. So natuwa po ako. Normally po, pag yung hindi for export, inaabot lang ng mga one scope, meaning crop production is pinakamababa na yung 45. Pero
Pero actually, sa bagong guidelines ngayon, ang nakalagay na doon, based dun sa subsidy na ibibigay ng DA dapat, 50,000 to 65,000 ang ngayong mga susunod, ito man lang the next 2 years siguro yun ang rate. But yun yung simple. Kung meron pa kayong ibang scope or malaki-laki ang area, aabot, on the average ngayon is 110,000 na ang binabayad. So, sa ating mga farmers, although pag farmer group, halimbawa sa OCCP, kung farmer group kayo halimbawa ng walo, ang expected doon mga 80,000 ICS lang ang kailangan. So, kung isipin nyo, mura na rin kung farmer group na may sariling ICS, parang isang farmer na lang ang mangyayari, no? Kasi ang inspection konti na lang rin. Ang abuti na ng mga 80,000 to 95,000, so divided by, parang 10,000 bawat taon lang bawat isang farmer. So, okay din po yun para sa farmer group. Yun din po ang pinakamura kung third party. Pero hindi po para sa ating lahat yung third party certification. Kaya naman po ginawa yung 10068 sa batas na pati po yung subsidy, pati yung certification dapat inclusive. Unfortunately, sa kakalabi ng dati po mga IPOAM at iba-ibang interest, ayaw nila ng iba. Ayaw nila ng first party, second party, at PGS. Kaya po hanggang ngayon, si Dr. Chito Medina ng MASIPAG, na sa kanya ko rin po natutunan, MASIPAG PRRM, si Bat, ang nakasama po kami noon na damay na po ako lang doon. Gulong lang po ako na damay. Nakita ko na hindi talaga para sa lahat yon, kailangan sipagan. Pero for your information po, yung batas po natin na sinasabing third party lang ang certification na papayagan na legal hanggang ngayon ay pwede nang i-amend after 10 years. New laws can be amended only after 10 years. So 5 years pa lang. So for your information po, ngayong taon na to, naghihingi na ang Congress na Senate Committee Oversight at tawag po ka pa sa Senate, humingi na sila ng comments, nagpe-prepare na tayo na in 5 years time, pwede nang amended yung batas kung ano po yung mga gusto na talaga natin. Kaya may pag-asa na po tayo na maisama ang PGS sa batas. Pero after 5 years from now pa, kasi 5 years pa lang na may RA-1006. So, natutuwa po ako kasi marami nagsasabi, PGS, FGS, hindi yan nag-work, mahirap yan, or hindi naman yan kikilalanin. Maganda po nito, nauna na sila na nandito na sila at inabutan din sila na hindi pa bawal yung organic ng kahit PGS. Pero po kung isipin nyo, PGS talaga ang kailangang pag-umpisahan ng mga farmers, mas marami. Kung hindi man, sabi ko, kung talagang kailangan tayong magnegosasyon para sa patupad ng batas, di kahit na 5 hanggang 6-7 taon PGS, katsaka tayo pag okay na tayo at maganda na ang palakad, ang ating certification, at maganda na ang kita ng farmers at yung mga organic farms natin, paakyat na ang yield, paakyat na po ang kita, kasi lalong yumayaman ang lupa, impis na pababa sa conventional, then kaya na natin mag third party as a farmer group, which is maganda rin naman po ang pambayad at maganda rin po ang benepisyo. Kasi po kagaya po namin, yung kasama po ako doon sa EU, European Union BAPS program, joint program, dinedevelop natin ng capacity natin na ang certified po natin after 3 years, sana po, lahat po ng certified sa Pilipinas, equivalent na po siya sa EU. So pwede na po tayo magkukuhanan ng EU na hindi na kailangan ng bagong inspeksyon o bayad. Kaya kung nag-PGS na tayo, for example, ngayon, legal na yung PGS at kinikilala na at sinasabi, totoo naman, mas okay ang PGS sa nakakaraming farmers. Then, nauna na po tayo at yung pong makikita naman nila na ang kupto sa kultura natin, ang kupto sa kakayanan natin, at ang kupto din sa pangangailangan natin. Hindi kagaya ng sinabi lang kasi ganito. So, I think, kaya saludo po ako sa mga kagaya nila. Dahil nasa puso yung
pag-adapt nitong FGSO nila. Kung kayo po ay talagang interesado sa pagsasaka, sa ano pong dahilan? Dumating yung ano kasi na bakit patuloy natin na lalasunin yung kung may chance pa naman tayo. Pangalawa, nagtatrabaho pa ako sa health insurance. Sa PhilHealth pa ako nagtatrabaho. Doon ko po naisip na ang pinakamaganda at pinakasigurado na insurance na pwede nating may-offer sa ating kapwa ay yung sigurado na yung kinakain nila ay ligtas. Hindi lang sa sarili, para sa ibang tao. Kasi bakit kailangan natin magbayad ng mahal sa doktor? Bakit hindi na natin ibayad sa magsasaka? Bakit kailangan natin magbayad kung kailan malala na yung sakit natin? Kung kaya naman natin magbayad, bakit hindi tayo bumili ng organic products mula sa magsasaka? Patulungan mo na siya, safe ka pa. At nandun din po yung mahirap ang trabaho sa opisina, so naisip ko na hindi ako tatanda sa opisina. Babalik at babalik ko tayo sa lupa. Babalik-balik sa probinsya. At ang naisip ko po, the best thing na gawin ito ay umpisahan ito ng maayos. Umpisahan ng tama. Magtatanim din lang naman tayo, itanim na natin ng maayos. Gusto mo kasi mag-farmer kasi, pag-farming kasi, galing pa ko ng Masbate, pinakamahirap na probinsya. Pagsasaka po yung kinagislang kong trabaho doon. So, bakit kailangan natin tumagal ng ano, kailangan natin ngayon pa lang bumalik na tayo. So, sa bahay po namin, mga tanim-tanim kaming konti habang nag-uumpisa at habang kayo nag-aaral. So, ang inaaral, habang wala pa po akong lupa, sa pasok ko na muna itinatanim. Pwede po bang hilingin natin na kung maaari, yung patulad na magsasaka, kung lahat po na magsasaka, ay tulungan. Sa totoo po, ayayon po sa kasi seminar ko, nung ako ay hindi pa po nag-organic, yung pong mga ibang bansa, ay maunlad po ang magsasaka. Ang nagsiseminar po sa amin ay iba't ibang bansa, tulad po ng mga karating bansa natin, dito sa Asia, maaluwang po ang magsasaka dahil suportado na ang gobyerno. Pero dito po sa atin, ang magsasaka po ay ginagawa po lang ano may tatawag po? May pinakamababang antas ng pamumuhay. Magsasaka po natin ay ginagawa po sa madalit salita po. Ako po ay pa-66 na sa November. Talaga? 66 na kayo? 66 na po ako. Ako po yung November 1949 po ako nang isilang. Ganang effect na organic. Kami po ay kulang na kulang sa tulong. Sa ang magsasaka po sa nakikita ko sa lahat po ng buong sa atin po sa Pilipinas. Dahil po sa patubig, hindi po naman namin kailangan iabuno. Yung pong aming mga kinukuna ng pan-supply ng tubig ay sarili po namin trabaho, sarili namin gastos para lang kami po ay madaluyan ng tubig. Ang desisyon ng tumangkilik ng, for example, ng organic, ay ang sinasabi namin, ang kumakain ng consumer, kailangan ng farmer, ang farmer kailangan ng consumer, para lahat tayo sama-sama. Because organic, for example, yung mismo organic kung ano, ay isang movement. It is a decision, hindi lang po ano lang yon at teknolohiya or isa lang na ano. So, ito ang kabuhayan nating lahat, both ways, yung producer, consumer, at parang ang gobyerno ay para sa lawang tao, then dapat tumulong, magtulungan, pakipagtulungan para sa kanyang magandang gobyerno. So, it is a synergy of all the sectors, yun po ang paniniwala namin. So, ang ano ko lang po is, diretsong tanong lang po kasi maganda po yung sinabi nyo at maganda rin po na ma-identify din natin ang mga particular na pag sinabi nating problema, halimbawa po, suporta. Natutuwa po ako kasi you make it work. Sa akin po ang good news is you already make it work. Yung samahan, yung mga kailangan na basic para magkaroon ng organic production. For a group of people eating organic, producing organic, and exchanging it sa ibang mga areas, no? Nakikinabang, kahit hindi sabihin natin ang kagaya ng mga malalaking industrial farms. Pero sa sarili nating paraan, we make it work.
So ano po ba ang mga particular para naman po kung sabi niyong tulungan kayo, malaman po na kagaya po namin, kami po kagaya nila Doc Chito at ng mga iba nating kasamang NGO at NGO din po ako, ano po ba ang pwede namin dalhin sa mga susunod na 4 hanggang 5 taon para maparating natin sa Committee on Agriculture, for example po. Kasi you make it work already. What is still necessary? Isa pong mapapagkatiwalaan na buhat sa itaan, katulad po ng may kinalaman po sa mga gawain sa pangkabuhayan, halimbawa po engineer, na mapapagkatiwalaan. Dahil po kung sila po ay makikita yung aming pong ginagawa, ang totoo po ang ginagawa namin sa aktual na pamamaraan, halimbawa po mahaba po ang kinukunan dyan sa bundok. Marami pong butas dahil po yung aming mga patubig namamaybay po sa gilid ng ilog. Ang pansiksik po namin putik at layak. Sa isip ko po ako nalulungkot, laging ako po yung tumanda na nasiksik at layak lang yung lupa at layak lang. Samantala ko kung nilalagay ay siminto, hindi po kami laging ganun, pabalik-balik. Ay nilalagyan po na namin, hindi po ay may mga simento na yung iba po, wala nga po kami pera, ay di layak sa lahat saka po lupa, para po yung tubig ay dumaloy. Dahon ang kanilin. Kailangan na sinasabi niya, ay pan-repair ho lang sa nasisirang mga patubig. Yung po lang akin, kaya ako po sabi, kailangan namin yung nakakaalam, makita nila, makita po yung totoo. Makita. Pinakatunay na problema yung makita yung tingnan. Parang napakalalaki na hindi nyo naman. Hindi po talaga kaya nung mga magsasaka. Ano pa po? Ang normal na suporta, na importante sana kumakita lang nila. Huwag masisira na dapat ang mapapalagay ay matibay, hindi yung putik lamang. Simento po. Masisiminto po. Sa siminto po yung pulang lagi ng hinihiling namin. Iskita mataas sa mababa. Natanda ko yan at 25 years. Ay baka po noon patay na kami, hindi pa tapos, bayaran yung patubig na ibibigay sa amin, ang magandang patubig. Ano po naman ang magiging mangyayari sa magsasakang susunod sa amin? Hindi pa sila nagsasaka, may kautang na agad na pabayaran. Kaya sa totoo lang po, masasabi niyang gobyerno na binibigyan kayo, tinanggihan niyo lang. Opo, tinanggihan po talaga namin yun. Dahil napakalaki po ng babayaran namin sa patubig na yun. Kung kayo man po ay taga-gobyerno, ay parating po niyo. Ang gusto po ng magsasaka, kumo po kami yung pinakamahirap na antas ng namamayan dito sa aming barangay. Ay sana po ay yung grant na talagang pahingin na sa amin. Hindi po yung babayaran namin at babayaran ng mga anak namin. Yun po lamang. Ang gusto ko magpahalip sa kalip at kayo may kalip. Meron ng isang Australian NGO kami na TAP tungkol sa tubig. Ang ipinigay ho nila doon sa inorganisa naming samahan sa Makiling ay ang halaga ho ng proyekto ay 2 milyon dahil patubig nga ho. Dahil hindi ho pwedeng pumayag ang mga magsasaka katulad ng kadahilanan ninyo, sa pagsusurvey pa lamang ho, sinisingil na ng water district 40,000 pesos. So, tingin pa lang ho yun ng, para inspeksyonin yung panggagalingan ng tubig. Ano? Ngayon, sa madalit sabi ho, nag-apply sila doon sa grant na sinasabi mo na walang pagbabayaran o magsasaka. Bakit 2 milyon? 1 milyon ang ibibigay ng Australian NGO na may katapat na 1 milyon galing naman sa magsasaka. Ayan. Ano yung 1 milyon na yun? Labor. Yung labor ay sa magsasaka. Ngayon, sa madalit sabi ho ay nag-apply sila. May isa ho ditong NGO, yung tulong sa tubigan, tulungan sa tubigan. NGO ho din ho ito, na siyang kumontak doon sa Australian NGO. Kaya ho natuloy yung proyekto. Hanggang ngayon ho, yung juice na ibinabayad ng bawat kasapi ay kasama yung sa repair ng tubo para ma-maintain yung kanilang patubig. Hanggang ngayon ho ay meron silang sariling potable water doon sa bundok at ginagamit din ng sa bahay-bahay na yun ang mismong samahan ang namamahala. Kaya yung sinasabi ni brother, posible yung mode na yan.
Posible yan. Kami po ng mga magsasaka dito, ako po kasi isang magsasaka din talaga, dihiti mong magsasaka. Kami po dito ay may buwa ng sulsog kung tawagin dito sa amin na bayan yan. Kaya kung yung sa trabaho po, siguro po hindi kami mahihirapan yung sa trabaho ang magiging problema. Kaya lang po yung siyempre, bagaman po trabaho, pagdating sa ganyang malalaking pagawain na, may kailangan pa rin po diyang mga matataas na ano, may mga engineer, may mga tao na pinapasa diyan. Doon lang po kami wala, pero pagdating po sa trabaho ng bilang magsasaka na manumano, mayroon po kaming kaalaman at kakayahan sa mga ganung bagay. Yan ho ang kung sa pag paglakad ay may kaalyado kayo. Katulad din ho doon sa Makiling, nihanap namin sila ng mga kaalyado, ito yung allies, kaibigan. Sumulat naman sila doon sa mga private engineers, tulungan naman niyo kami din eh, at wala kaming budget. Kaya ho, nagmobilisa, ang mapapansin ninyo dito, pagpapakilos, samahan na ito, pagpapakilos ng kasapi. Ang pangalawa, pagpapakilos ng kaalyado, dahil hindi minsan kaya ng kasapian. So, kailangan ng allies o friends of the organization. So, doon sa pagmobilisa, mismong mga magsasaka, ang pumunta doon sa mga kaalyado. At siguro yung Masipag, isa rin sa kaalyado nila eh, may panibago naman silang grupo na kaalyado tungkol sa patubig. Kaya nangyari yung proyekto, pwede ninyong puntahan, siguro isang araw yung samahan at alamin kung papaano nila ginawang konsepto at naipatupad at pinamamahalaan yung proyekto ng patubig. Ang akala ko po sir ay ang ano natin ay ang pag-dialogo ay doon sa bidding pagmula ng proyekto. Pwede yung makatulong ang Masipag, pero yung konsepto ay ang proposal ang manggagaling sa inyo. Hindi ho sa anumang ahensya ng gobyerno. Ibig sabihin po, ang bibisitahin namin ay yung samahan na napagkalooban. Yung beneficiary. Nakatulad din yung may samahan, pero yun nga, may ganito yung moto na sa pagkakaisa namin, ang tagumpay namin, ganun din ho ang moto. Di nagtatrabaho po pare-pareho sa ating pamahalaan. At privado? Oo, privado o gobyerno po ano. Di ang akin po lang maiparating na sapagkat ang alam po namin at yung po naman talagang totoo, ang ating pong pamahalaan ay lagi pong nagpupundo para sa mga paggawain ng ganyang mga bagay sa pagsasaka. Ay, ibig ko sabihin, oo, lahat po lagi taon-taon niya yung meron ay makabahagi kami. Dahil naman po talagang meron eh. Hindi naman po namin kailangan kung saan po madal po. Ang ating pamalay talagang meron pong umia-align. Talaga. Di kung sino man po yung mga naroroon, dapat na maiparating nila sa katulad namin. Ang katanong ako ngayon sa inyo ay ganito. Ang gusto ko, pa ho ba ninyong mamahala kung kayo may patubig ay ang gobyerno? Ang gusto ko ba ninyong mamahala ay kayo na mismo? Yun yun ho ang... Kami po ang tutulong sa paggawa sa mismo. Yung po lang ang ikang tulong na pinansyal ang manggagaling sa ating pamahalaan. Siyempre po talaga, pag siminto na ang ginamit, pera na pangangalaman. Ngayon po may binabudgetan sa diyan. Mas makakatulong ho ang Masipag dahil grupo ho ng mga saint professional yun eh, na naniwala, tingnan niyo ito eh. Parang ang tanong niyo katulad kung ako naman ang magtatanong sa inyo. Alin ba ang gugustuhin niyo na ipalaganap ninyo yung pinalalaganap ng gobyerno ng itanim ninyong palay ay yung iri hybrid rice, di ba? Kayo ay nasa estado ngayon, inayawan niyo 'yon. Humanap kayo ng ibang pamamaraan. Kaya ang tanong ko rin ho sa inyo, kayo ba'y magtiyaga sa gusot ng gobyerno na maghintay sa mananalong politiko na magamit na may perang ibigay dito sa inyo o inyo nang ipalalaganap kaagad at pamamahalaan ninyo mismo ang proyekto na kailangan ninyo. Yun ang tanong ko sa inyo. So kung sa palay, usapin ng palay, kumilos kayo. Hindi nyo hinintay ang dahil alam naman nyo ibibigay ng gobyerno. Alam nyo sigalot sa gobyerno. Kaya ang muli, ang tanong namin sa inyo, hindi ba ninyo ipagpapatuloy ang ganitong kalakaran na kaya pala naman ninyo eh? Well, yun nga po, napanggit na ninyo ng isang kagawad at isang mga kagawad. Pinagawa namin ang paraan, nga po, nasabi niya kahit liyak, sinisiksik sa butas para lang dumaloy ang tubig. Ibig sabihin po, hindi po kami talaga umasa ng dating dahil kung umasa po kami,
wala po kami sa pagsasaka, patay na po kami siguro sa akin. Kaya lahat po ng kahit anong pamamaraan, ginagawa namin sa tulong ng mga matatandang sa kasama namin. Yung pamamaraan, sinauna pa rin po ang ginagawa namin sa ilog namin dahil yun po yung pwedeng gawin nang hindi na kami maghihintay na galing po sa gobyerno. At kami po naman, ako sa panik ko po, bagamat ako po ay ako po talaga yung taga-gobyerno din dahil bilang isang barangay chairman, humingi po ako ng tulong sa LGU. Meron din po naman kaming nakukuhang pakunti-kunti na yun nga po, ay pantapa lang. Ang gusto po kasi namin, yung pang matagalan na talagang gagamitin namin na sabi nga mamamana ng mga anak namin na ayan, ang pagawa ng mga magulang natin, tayo hindi na nagsusulsog sa wikain namin dito, hindi na tayo kailangan sumulsog ng tubig, dumadaloy na po yung tubig. Nang hindi na sila pupunta doon sa irrigation, nagsisiksik ng mga kung ano-ano para tumuloy ang tubig. Yun lang po naman yung aming pag-usap. For Chito Medina ay naroroon sa NOAB, sa Organic Agriculture Board, kasama ho ni Noemi. Malakas ho ang laban doon. Hindi pa rin pakipakingat. Ito ay director na ng Masipag. Kaya ho, ibabalik ko sa inyo, Kapitan. Kung ating iaasa sa aming mga profesional, ang lahat ng ito, wala akong mangyayari. Dapat ho ay tayo yung nagkakaisa pareho. Ipagpapatuloy ho namin yung pagsuporta doon sa inyong participatory guarantee system, farmers guarantee system. Karamihan ho sa amin ay agriculturist. Meron sa NGO, meron ho sa gobyerno. Pagtutulong-tulungan ho natin lahat yan.